kita isang inang mapag-aruga, mapag-alaga at mapagpasensya. Siya ang laging kumikilos sa bahay nila. Nagtatrabaho siya bilang isang labandera. At si Isko naman, isa siyang punis. Mayroon silang tatlong anak, ang panganay na si Ivan, na nasa kolehiyo na. At ang pangalawa nilang anak na si Jerome, na 4th-year student na. At ang grade 5 nilang anak na si Monso. Mahirap ang buhay ngunit pinagtatiyagaan na lamang nila. Pinakapangunahing problema nila ay ang pera. Mahigit 3 buwan na silang di nakapagbabayad sa tinitirhan nila. Kaya naman, sunod-sunod ang bayarin. Nako! Ang kalat naman dito! Nay, nasaan na po ang uniform ko? Nandiyan anak sa... Asin mo pala yun? Nay, bukas na po exam namin. Dalang buwan na po hindi nakapagbabayad. Bukas na pala yun? Oo, Nay. Kailangan akong magbayad kasi hindi po ako makapag-test. Ah, sige. Nay, sira na yung patos ko, Nay. Iba, pagawa mo na lang yan sa tatay mo, anak. Oh, anak, ayan na palang tatay mo. Ipaayos mo na yung sapatos mo. Opo, Inay. Nagtagal, nakaalis na rin ang mga anak nila at nakapasok na sa eskwelahan. Naiwan ang mag-asawa sa bahay at nagsimulang magsalita si Itay. Oh, paano na yan, Inay? Sa susunod na linggo pa yung sahod ko. Bukas na pala yung exam ni Jerome. Yung sira-sira na. Mahigit 1 taon na, kawawa naman yung bata. Hindi naman ni Itay na kanina pa walang imig ang asawa niya, kaya naman ito'y kinamusta niya. Pit ito sa asawa, napansin nito na mumutla ang asawa, hinawakan nito ang leeg at noon. May lagnat ka. Huwag ka muna pumasok sa trabaho, magpahinga ka muna, at baka lumala pa yan. Ito gamot, para sa lagnat mo. Hindi. Si Tati lang kumbinsado sa sinasabi niya. Ayoko. Makikiusap ako sa amo ko. Ipapaaga ko sweldo ko. Kailangan natin ng pera. O siya. Ikaw bahala. Basta magpahinga ka. Sumusobra na yata ang pagtrabaho mo. Tapos uminom ka ng gamot. Pamasok ka sa tao. Paalam. Tandaan mo. Makakarawas din tayo. At pagkatapos ay umalis na si Nanay Rosita patungo sa kanyang amo. Naku, ang tagal naman ni Mom. Exam ng anak ko. Tapos sinisingil na po kami ng bayarin sa bahay. Tapos sa susunod na linggo pa po yung sweldo ng asawa ko. Ang dami po naming bayarin. Magkano pa lang? Eh nahihiya man po ako magsabi sa inyo, ngunit nagbabaka sakali po ako na kung maaari ko pong makuha ang sweldo ko po kahit magkano po. Makabayad lang po ako sa amin. Sa pagbaba ng anak ng amo. Naku, kayo po ang bahala. Nakakahiya po talagang humingi ng may... Sige na, magkano kailangan mo? Mahigit 1 taon ka na nagtatrabaho sa amin. Di lamang pinansin ng amo ang anak niya.
at nagpatuloy na naghihintay sa sagot niya. Magkano ba talaga? Naku po, 36,000 po yung kailangan namin eh. Kasama na po yung doon ang utang namin sa nirerentahan. Ah, eto o, 50,000 pesos. Talaga po? Naku, maraming salamat. Malaking tulong po ito. Ayos lang, basta wag mo kami iwan ha. Kailangan ka namin dito. Naku, ang bait niyo po talaga, ma'am. Naku, masaya lang ako na makatulong sa ibang tao. Minsan din kami naging ganyan. Kaya tumutulong kami. Ah, ganun po ba? Sige po, salamat. Excuse you, ma'am. Ay, handa na po ang sasakyan. Walang anuman. O sige, mauna na ako. Atat nang gumalangan ako eh. Aha, maiwan na kita. Uwi din kami mamayang hapon. Ingat po kayo, ma'am. O sige! Wala nang biyaway. Sobrang daming inatupag at narinig niya raw po ang napag-usapan niyo ng asawa mo. Kaya naman nung uwian na po namin, niyaya namin siyang isabay pa uwi. Sabi niya ayaw niya raw po. Ako, bakit daw? Kailangan niya raw po magtrabaho para makatulong sa inyo. Part-time job daw po. Ganun. Sa sinabi ni Gerald, halos mangiyak-ngiyak na si inay. Hindi niya akalaing sa araw na ito, napakaraming nangyayaring hindi inaasahan. Nang matapos makuha ni Nanay Rosita ang kanyang sahod, at umuwi na si Nanay Rosita sa kanilang bahay. Tay, dito talaga tay. Wala tayong kawalan. Dito na ako. Ano po, inay? Ano po, inay? O, ako yan nyo. Hindi po alam namin eh. Kanina po uwi niya. Ah, ganun ba? Sige, kumain tayo. May dala ako ba sa lubong sa inyo? Sige po. Saan mo nabili yan? Pinakaisaman ko, amo ko. Sobrang bait niya talaga. Pati tuition ni Jerome, binigay niya. Nay, ang bait niya, Nay. Oo, anak. Kaya dapat huwag kayong maging madamot. Sige na, kumain na tayo. Siguradong gutom na kayo. Halina. Nang matapos kumain ng pamilya, kinagabihan wala pa rin ang panganay nila. Si Tata Isko at si Jerome at si Ryan ay tulog na. Si Nanay Rosita naman ay lumabas ng bahay. Nahihiluman at naantok na ang ina ay hinihintay pa rin niya si Ivan. Pinagtagal ay dumating na nga. May dala itong supot ng gamot at nagmano sa kanya. Oh, bakit kaya nyo nang dumating? Nay, pasensya na po kung nalate ako nung uwi. Ito po ang gamot. Para saan po? Inay, alam ko po, kahapon pa ang sakit ninyo. Hindi nyo lang pinapanutan. Ito po ang gamot, inumin nyo upang maagapan na ganyan. Salamat, ano. Wala na ang ibang ginawa ang ina, kundi yakapin ang anak at pasalamatan ito. Kinaumagahan ay isa na namang panibagong araw. Maraming pagbabago, pero ito naman ay para sa ikabubuti ng kanilang pamilya.